Mga ka-BBM, habang tumatagal at lumilipas ang mga araw, lalong nagiging magulo at komplikado ang ginagawang imbestigasyon o paglutas sa kaso ni Copper si Lapid dahil sa magkakaiba at magkasalungat na paniniwala sa mga naglalabasang testigo at isa na nga dito ang lumitaw na babaeng kapatid ng nasawing middleman. Dahil dito mukhang walang patutunguhan ang ginagawang imbestigasyon sa naturang kaso at magiging matagal pa bago ito masolve. Kahapon nga po ay nag-live si Attorney Tuto Kausing, ang abogado ng pamilya Mabasa, at dito po ay ipinaliwanag niya kung bakit hindi siya sumasang-ayon sa pagsasanib pwersa ng DOJ Secretary na si Boying Remulla at dalawang magkapatid na tulpo kung saan ay ang mga ito ang nilapitan ng babaeng lumitaw para magbigay ng testimonya kaugnay sa kaso. Panoorin at pakinggan po natin ang paliwanag ng magkabilang panig at kayo na po ang bahala lang magkomento o humusga sa kung saan patutungo ang mala teleserye na kaso ng yumaong si Copper si Lapid. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ini-upload na mga latest at makabuluhang balita araw-araw. Maraming marami pong salamat. Sabi daw sa kanya nung kapatid niya, June, yung June Villamor, pagka namatay daw siya, isabi niya itong sikretong ito, pero pag nabuhay pa raw siya, itago lang ito. Ano ba yung sikretong sinasabi ng kapatid niya daw na middleman? Ito yon. He told me that if he dies, tell Jewel Escorial that the three people who ordered this, yung pagpatay kay Mabasa, per si Lapid, are commanders Sputnik, Happy Go Lucky in BCJ. The order for them came from the office. So, yun yung sinasabing sikreto. So ito yung sinasabing deklarasyon na sikreto na pinaabot daw sa kanya ng kapatid niya, yung June Villamor, yung middleman. Na ang instruction sa kanya, pag namatay siya, sabihin kay Jewel Escorial na ang nag-order na ipapatay si Percy Lapid, si Percy Mabasa, ay itong tatlong commanders, si Sputnik, si Happy Go Lucky at si BCJ. At ang order ng pagpatay ay galing sa office. Ayan. Ngayon ito, lumapit ito, itong Marisa na ito kay Tulfo, doon sa magkapatid na Tulfo. Doon siya pumunta. Ano? At ipinasa naman siya ng magkapatid na Tulfo sa DOJ kay Remulla at ipinailalim naman ito ni Remulla sa Witness Protection Program. So sabi ni Attorney Tuto Kausing, wala, ginugulo lang nila. O ito po yan ha. O, sabi ni Attorney Tuto Kausing, ginugulo nila. Ginugulo lang daw ang takbo ng investigasyon. O, kaya nag-live ito si Tuto Kausing, ginugulo nila ang investigasyon sa Percy Lapid. Ang tinutukoy niya ng gugulo, yung paglitaw nga nung Marisa na yon. Department of Justice, si Secretary Boying Remulla, at lumapit pa sila kay Senador Idol Rapi Tulfo at kay Secretary Idol Erwin Tulfo. So parang dalawa ito, naloko pa rin nila. No? Unang-una, bakit ko nasabi gano'n? Ganito na po, totoo. Hindi ko sabihin detalye, pero yung testimonya ko noon, nung kapatid ko noon, nung first middleman, ang pangalan ay Crisanto Palanya Villamor, ay nagsasabi na 11:59 daw ng 18 ng Oktubre, nag-text sa kanya yung kanyang kapatid na kung mamatay siya, isusumbong daw, ibibigay daw yung detalye kay Jewel Escorial kung sino ay nag-utos talaga na para pumatay kay Percy Lapid. At ang sinasabi na doon na pumatay ko nung kay Percy Lapid ay yung tatlong ulo o leader o pinakamataas na ulo o leader ng tatlong gang, Happy Go Lucky gang diyan sa National Bilibid, at leader ng Sputnik, leader ng Batang City Jail. So ngayon, kung ikaw ba ay maniniwala na ang mga leader ng tatlong malalaking gang na laging nag-aaway sa isa't isa, maniwala ka ba na sila magkakaisa para lamang ipapatay si Copper si Lapid?
ako po hindi maniniwala kasi sila mismo sa kanila sarili-sariling interest. May awayan po sila sa isa't isa. So, ibig sabihin ay talagang hindi kapanipaniwala. Yun yung kay Marisa. Pasensya na Marisa. Nevertheless, we will never believe in you. Although, we will give you a chance to prove your worth and to explain why it could be possible for you to say that the three leaders of these three gangs who are rivals of each other are possible to be the masterminds who ordered Crisanto Palanya Villamor or June Villamor Igluba to kill Percy Lapid and to hire Mr. Joel Escorial to kill Mr. Percy Lapid for the payment or for the price or reward of 550,000 pesos. So, hindi po ako naniwala dyan. Sapagkat, yun nga sabi ko una. Pangalawa po, sino ba naman ang taong magpapapatay na gagamit ng maraming tao para lamang isusugo, kahanap ka ng isang killer, gagamit ka ng maraming tao, hindi mas marami nakakalam, hindi madali ka matumbok, hindi madali ka makukunbik, di ba? Kagaguhan naman yan. So, pero kami naniwala po sa aming ebidensya na binigay na isang pinaka-credible na testigo rito na hindi namin babanggitin kung sino talagang binanggit niya na nag-utos kay Crisanto Palanya Villamor para kontakin siya at para patayin si Percy Lapid. So, ano pa bang iba? So, kuidaw kayo sa mga nanggugulo at naguguluhan din ako pero hindi, wala pang lumalabas na report. Kinuha na rin ng NBI mga 8 testigo ko no galing sa National Bilibid Prisons at kasama na rin na kinuha at nagpasakop sa The Witness Protection Program itong kapatid ni June Villamor Gluba o Crisanto Palanya e Villamor na magiging the Western witness ko no. Pero at the end of the day, kami po nasa pamilya, nasa panig ng pamilya ni Percy Lapid ang may pinakahuling salita, huling desisyon kung sino-sino sa mga lumalabas na mga suspects ang aming kakasuhan. Siyempre, ayaw namin na kakaso sa mga tao na talagang inosente. So gusto namin siguruhan. Gusto namin, ika nga, sabi ni Mr. Roy Mabasa, airtight defense, airtight evidence ang kailangan namin. Ayaw namin na kumaso na basta-basta. Sa ngayon ay meron pa kaming panahon para maghagilap pa ng mga ebidensya kasi yung kinasuhan namin na si Mr. Joel Escorial ay kusang sumuko at pumirma siya ng tinatawag na waiver o pagsasantabi ng kanyang karapatan sa ilalim ng Artikulo 125 ng Revised Penal Code na kung saan may karapatan siyang ilalabas sa kamay ng pulis sa loob ng pagkatapos ng 36 hours kung walang may sasampa sa kanyang kaso. Okay. So ito naman, kababayan niya rin, matagal niya rin kilala, itong taga-BGMP na middleman din, si Christopher Bakuto, ayaw pa magkapagtulungan, bistato ka na, may ebidensya laban sa iyo, so ipapakonvict ka rin talaga namin. So, ang sila ay, sa ibang barangay lang siya, sila ni si Joel Escorial, at si Crisanto Palanya Villamor ay taga Barangay Rizal. Ito naman si Bakuto ay kabilang barangay sa Javier Leyte. So ngayon, napansin nyo, matagal na daw sila nagkakilala. Magkababata. Ibig sabihin, bata pa sila, magkakilala na. At ibig sabihin din, hindi ko alam, si alam ko kay Joel Escorial ay katapos siya ng grade 4 lamang. So makikita mo rito ang mababang pag-aaral ng isang tao ay nagtuturok sa isang tao na para tanggapin ang hanap buhay na masasamang gawain kagaya ng pagpatay. So siguro dahil wala siyang alam na trabaho, so tinanggap niya, sinubok niya at naging hard gun siya, killer siya. Sa totoo lang, sa investigasyon ng SOCO, lumalabas na magkadikit isang ang pagitan ng dalawang bala na tumama sa tainga ni Percy Lapid dito sa kanyang kaliwang mukha ay ang dikit na 1 inch na ang pagitan. So, ganun kagaling na ba mamamaril itong Joel Escorial? Ibig sabihin, sanay bumaril sa mga ganun sitwasyon na pagpapatay. Makikita nyo, magkaiba ang pagtingin ng DOJ ni Buying Remulla at sakang ito nila at Attorney Tuto Causing ng Pamilya Mabasa.
So kapag ganito na magkaiba ang pagtingin, ang paningin, pagtingin sa bagay-bagay, sa nangyayari, parang nagiging malabo. Kailangang ayusin yan. Ano?